Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Dadako po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita. So hinihiling ko po ang lahat na tumayo. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo 28 verses 19 to 20. So alam na alam po natin ito. Atin po siyang pagbubulay-bulayan. So Mateo 28:19-20. So dalawang verses lang po. Nandiyan na po ba kayo? Wala pa ho ako. Dali lang po. Okay, Matthew 28:19-20. So kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po nating bibigkasin. Babasahin ang kanyang salita. So maging Tagalog o English yung inyong hawak na Biblia. Nais ko po na marinig yung inyong boses. So lakasan po natin. So sa verse 19 po, sabay-sabay po tayo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. So bago po tayo umupo, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang to, narito po ang iyong mga anak, magbubulay na iyong mga salita. Dalangin po namin na mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Ipakita mo, Panginoon, kung ano yung iyong message para sa amin ngayong umagang to. Bigyan mo po kami ng tenga na handang makinig at puso na handang magpabago sa iyo, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa opportunity na to. At ikaw ang aming itinataas sa oras na ito. We thank you in Jesus' name. Amen. So, pwede na po tayong umupo. Okay. So, sa talata pa lang na ating binasa, alam na natin na discipleship po ulit ang ating pag-uusapan. Ilang linggo na po yon. So, simula noong January, sinimulan po ni Brother, ni Pastor Felix yung tungkol sa discipleship. So, yun po yung element, yung pinaka-main element nung gawain ng Panginoong Jesus dito sa lupa noon. Habang ang Panginoong Jesus ay he spent more time on teaching, preaching, and healing the sick, hindi po, and casting out demons, hindi po niya kinalimutan yung mahalagang gawain. Siya po ay nag-disciple nung kanyang mga alagad. He trained and built up his disciple was very different dun sa panahon nung kanyang kapanahunan. Kasi di po ba they are under the Roman Empire and parang martial law yun noon. Pero hindi po yun naging hadlang sa Panginoon para mag-train nung kanyang mga alagad na isusugo para din po ipahayag yung kanyang mga salita. So ang title po natin ngayon is discipleship, disciple making of a certain kind. So tignan po natin. So yung first slide po natin, ang sabi, ano po ba ang disciple? So lagi po natin yang naririnig, what is a disciple? So sa pinaka basic na meaning nun, yun ay learner, di ba? So a disciple of Jesus is one who learns and lives from the teachings of Jesus himself and those whom Jesus taught, yung the apostles. So yun po yung disciple. Ang primary command po, katulad ng binasa natin, is go and make disciple of every nation. So yun po yung sinasabi ng marami sa atin na the great commission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero sadly, nakakalimutan po natin yon, yung talagang sinasabi ng Lord na go and make disciple. Hindi po siya nagre-request sa atin na kanyang mga anak. We are being commanded by the Lord na dapat, eto yon, hindi sinabing please make disciples, di ba? Hindi. So sabi, go and make disciples. So ibig sabihin, we are commanded by the Lord himself na ipangaral natin yung kanyang mga salita. Pero di ba ang nangyayari, I myself, guilty po ako dito na
yung whole great commission nagiging great omission. 'Di ba? Nagiging great omission siya. It's because hindi natin ginagawa na mangaral ng salita ng Panginoon. 'Di ba? Marami pong mga tao were taught by great men and women of faith. Pero sadly, hindi po nila naipapamuhay yung kanilang mga natutunan, yung kanilang mga naaral. So bakit po kaya? So tignan natin, meron po akong inilagay, sinaliksik, na anim na bagay, a discipler. So tayo po yon na tumanggap sa Panginoon, na nakarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ngayon yung magtuturo. So each disciple is a discipler. Tama po ba? Wala naman hong violent reaction sa inyo, I guess. So bawat disciple is a discipler. So first and foremost, ay 5, 6 po pala yan, so sorry. So 6, nagdagdag po kami ng isa. So he or she must be a man or woman of prayer. First and foremost po yon. Agree po ba ang lahat? Diba? So nagsisimula po ang lahat sa panalangin. If you want to disciple someone, pinagpe-pray po natin yun bago po natin i-approach yung tao. Discipling is hard because you deal with another person na different dun sa ugali mo, na different yung kanyang lifestyle sa lifestyle mo, pero di ba kailangan mo siyang i-reach out, kailangan mo siyang i-share, kailangan mo siyang ma-share ng kanyang mga salita. Ito po, katulad ng ginawa ng Panginoon, di ba, bago siya pumili nung kanyang 12 alagad, ano po yung ginawa niya, di ba? Nandun siya, nanalangin siya mag-isa niya sa mountain, di ba, overnight. And then nung kinabukasan, kung mababasa po natin dun sa Luke chapter 6 verses 12 to 16, kinabukasan after niya nag-pray, tsaka po siya pumili nung kanyang 12 alagad. So, di ba, everything na ginawa niya muna is to pray about it. So, di ba, pinag-pray niya. So, tayo po, meron na po ba tayong napoprospect o nasasuspect, di ba? Napoprospect na sharean ng ating ng salita ng Panginoon. Have you prayed about that person? Di ba, ipinanalangin niyo na po ba yung mga tao na yon na gusto niyong sharean ng salita ng Diyos? Dinala niyo na po ba sila sa ating Panginoon in prayer? So ang sinasabi po, ang ating kapag tayo'y naging mananampalataya, ang ating first na mission field is yung ating pamilya. So how is your family today? In the light of God's word, nadalhan na po ba natin sila? Na-sharean na po ba natin sila? 'Di ba? So tama po yung sinasabi sa Acts 1:8, 'di ba? Sabi, "And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses." Ano ho yung una doon? Jerusalem. "And in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." So yung Jerusalem, yun po yung pinakamalapit, that is our family. At yung Judea, yun ho yung extended family. And yung Samaria, yun yung ating mga friends at yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So di ba, family yung ating unang ano, naidala na po ba natin sa Panginoon sa pamamagitan ng prayer yung ating pamilya? So how are we doing in this part? So una pa lang po to, sabi ko nga po sa inyo, nung piniprepare ko po ito, so nagsasabi ako kay Brother Felix, ano kaya yung maiging example? Ay nako, manalangin ka. Sabi niya. Ang tawag dito, yung hung ating mga family, extended or yung immediate family natin, yun ho sila, yun ho yung ating concern first and foremost na madalhan, na ma-disciple natin, yung sinasabi na maging learner natin sila nung mga katuruan ng ating Panginoon. At ito ho ay isang tanong din. How is your prayer life today? Di ba? Baka mamaya po, makadalasan, nananalangin tayo sa gabi.
Kailan ang amin nun? Sa umaga na, pagising. Amen. Nakatulugan na yung pananalangin. So, sabi nga po ni Abraham Lincoln dati, di ba, sabi niya, marami kong kailangang gawain ngayong araw na to as President of the United States. So, kung kailangan kong gumising ng alas dos, gigising ako and start praying for all of those na gagawin ko. Kasi I know na more power comes with more prayer. Meron nga pong awit yung Hillsong. So, yung Touch the Sky, sabi niya, di ba, meron po dong, ano, huwag niyo na akong ipakanta sa akin. Sabing ganun, we touch the sky when our knees hit the ground. Diba? So, naabot natin ang langit kapag tayo'y nakaluhod at nananalangin sa Panginoon. If we want to be an effective discipler of God, we have to start spending more time in prayer. For us, for ourselves, for our family, at dun sa mga pinaprospects po natin. And then second, ang sabi nga po is, a discipler is a relationship builder. Ay, ano ba yun? Diba? So sabi nga po natin kanina, kasi we deal with somebody na hindi natin kaugali. Diba? So, na hindi natin kasama everyday. So, kumbaga, ano lang siya, moment lang, o kaya ito lang, tuwing Sunday lang. Pero diba, ano, titignan natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, alam niya, limited yung time niya para maaralan yung kanyang mga alagad. 3 years po silang magkakasama. 3 years niyang tinuruan yung kanyang mga alagad na kung paano magsasalita, di ba? Kung paano tatayo, di ba? Ang sinasabi nga, hindi kami marunong, Panginoon. Di ba nung sabi niya, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. So, yun po yun. Jesus did not stop teaching His disciples for the whole of 3 years, di ba? He intentionally spent those 3 years para malaman niya kung ano yung ugali ng bawat isa sa kanila. So, paano niya masasabi na napaka-impulsive ni Pedro? O di ba nung nakita ni Pedro na naglalakad ang Panginoon sa tubig, di ba sabi niya ganun, pwede ba ako maglakad, Lord? O sige, halika. O di ba nakapaglakad siya? Napaka-impulsive niya, hindi niya naisip na, malumabog ako, ikaw lang yan, kasi Lord ka, ako hindi ako Lord, di ba? Pero hindi, di ba, napaka-impulsive niya. So, paano nakilala ng Panginoon isa-isa yung ugali ng kanyang 12 alagad kung hindi siya nag-spend time na mag-build ng relationship doon? So, kung minsan po tayo, inaralan ko na sila, bahala na sila. Di ba? Dinala ko na siya sa church, bahala na ang church. Hindi po. Di ba? Kapag ka po merong binigay ang Lord sa inyo na kaluluwa, hanggat maaari, or hindi po siya hanggat maaari, dapat nating ingatan yung kaluluwa na yon. Diba? Kasi mahalaga yung bawat isa sa Panginoon. Yung mga relationship na meron tayo ngayon, na lahat tayo close, pero di ba meron kang inner circle? Katulad ng Panginoon, yung inner circle niya is yung 12. Alam niya yon day in, day out. Alam niya kung kailan mapoprovoke yung isa. Di ba yung ganon? So, meron tayong mga pag-uugali. Pero kailangan meron tayo nung nagbibuild tayo ng magandang rapport. Nagbibuild tayo nung ating relationship for the better. Pasintabi dun sa magtatay ko. Sample lang. There was a time po na si Pastora Maming tumuloy po sa amin. Nagbakasyon siya sa amin mga ilang linggo. Sa bahay po namin, wala hong nag-aalmusal. Take note, wala po talagang nag-aalmusal. Pag alis po namin ng umaga, so bahala ka kung saan ka kakain. Sa opisina, sa school, si Eunice, ganon. So yun po yung nakalakihan ng anak ko. Ganon yung amin kasi nga everyday pumapasok kami. So nung nandun si mama sa amin, so paghatid sa akin ni Brother Felix sa terminal ng bus, so on the way sinasabi niya, Han, ano kaya masarap na almusal ni mama?
Ganun siya, ano. So sabi ko, sige, tingin ka kung saan ka. O kaya luto ka. Mga ganun. So alam niyo yun, gusto ni Brother Felix na ano, magkaroon ng magandang relationship sila nung nanay ko. Kasi ang alam niya, nagbibuild siya ng relationship. Diba? So kung sasabihin niya, oh, mabahala ka na, andyan yung pagkain. Di ba pwede niyang sabihin yun? Pero hindi, talagang he took time na bumili kung ano man yung mabibili, kung may mabibilihan siya, kasi maaga pa yun eh, pagka umaalis ako. Pero yun yung ano, sinasabi ko na example, pero nakikita nyo, di ba, meron kayo naiisip ng mga pagkakataon na kailangan nating mag-build ng magandang relasyon doon sa ating mga naaaralan. Hindi lang po sila yung preach ka lang ng preach and then okay na. Di ba? Hindi po, kailangan meron kang personal touch. Binibuild po natin dapat yung ating mga relationship sa kanila. Si Jesus Christ, nag-invest po siya sa kanyang mga alagad ng kanyang time. Di ba? Alam niya, konting sandali na lang siya, hindi siya aabutin ng 50 years para magturo. Very limited. Alam niya, 3 years is such a long time. Such a short time. Pero di ba, nag-invest siya ng time, nag-effort siya, at saka yung kanyang mga resources, di ba, na pinakitaan niya kung paano magpakain ng 5,000. Di ba? And then nakita niya na, di ba, umaangal yung mga alagad noon na, Lord, wala tayong ano noon eh, 1 week's wages para mapakain mo yan, lahat ng taong yan. O, di ba, nagpakain sila sa ilang tinapay at ilang isda lang, and then ilang basket, yung kanilang nalikom na sobra. O, di ba, 12, o sige, anong gagawin nyo dyan sa 12 basket ng tinapay? Kainin nyo, angal kayo ng angal eh. O, di ba, binigyan sila ng ganon. Alam nyo yon, relationship, nag-e-effort po dapat. At tayo na mga discipler, puhunanan natin ng time, puhunanan natin ng effort, lalo na sa prayer, yung ating mga pinaprospect na masyeran ng salita ng Panginoon. Hindi po uubra na tayo ka lang at mag-minister ka lang. Alam niyo, there was, di po ba ilang linggo yung nakalipas na, pinag-aralan natin yung wordless book. Wordless book na ginawa pa nating mga booklet na maliliit. Natutuwa po ako kay Misha that time. Kasi di ba, meron tayo ditong simulation na, sige, kunyari, nandun ka sa, saan nga ba to? Sa riverbank. O, di ba? O, tapos paano ka mag-a-approach? Di ba? Inanuhan natin yon. Alam nyo, natutuwa ako kay Misha tsaka kay Mama Self, si Sister Sylvia. Sister Sylvia, ano ba naman yan? O, di ba? Yung parang talagang normal na normal siya. Hindi, ayoko niyan, busy ako. Ganun siya, di ba? Pero di ba si Misha, she was able to share the word of God. Kahit na ganung reaction nung kanyang masisharean, di ba? Napakaganda na hindi siya, ayaw mo, di wag. Diba? Pwedeng sabihin niya, ayaw niyo, di wag. Hindi kayo punta kayo sa impyerno, bala ka. Hindi niya sinabi yon, di ba? Pero nakita yung sinasagot ni Misha in a very nice way. So, di ba, maganda na nagbibuild ng relationship, magalang si Misha. Hindi siya talaga, si Mama Sals, di ba, sabi nga niya, palakad-lakad. Ano nga, busy ako, dyan na yung jeep ko. Di ba, ginagano niya, which is sinisimulate lang ni Mama Sals na may mga taong ganon. Sinasample lang niya. Pero nakita natin yung reaction ni Misha doon kahit na simulation lang yun. Pwede niya sabihin, Sister Sylvia, huwag naman ganyan. Huwag ka naman masyadong mataray. Pwede niya sabihin yun, pero hindi, di ba? Nakita niyo kung paano sinagot ni Misha yon. Di ba? Ganun po tayo. Nagbibuild tayo ng magandang rapport, ng magandang relationship doon sa ating mga aaralan. At yung pangatlo, sabi po, the discipler leads by example. Do I need to tell more? Di ba? Jesus never forced people to follow Him. He called people to Himself. Meron pong isang storya sa Bible. Di ba yung pinagaling ni Jesus Christ, yung ilang demonyo yung nasa kanyang katawan na pinaalis ng Panginoon. Tumitira na siya sa simenteryo yung lalaking to kasi nga sinusugatan niya yung sarili niya tapos hindi siya mapigilan ng kanyang mga kamag-anak, ng kanilang mga kaibigan. So tumira na siya sa simenteryo pero nung napagaling siya ng Panginoon, matino na yung kanyang isip.
Di ba, nakadamit na siya ng maayos. And then, in-approach niya si Jesus Christ. Di ba, sabing ganun, gusto ko pong sumama sa inyo. Ano nga po ang sagot ng ating Panginoon? Hindi. Maiwan ka dyan. Di ba, sinabi yun sa kanya na yung ginawa sa iyo ng Panginoon, i-declare mo dun sa iyong mga kamag-anak, ipakita mo kung paano ka pinagaling ng Panginoon. So sa atin po, ilan po sa atin ang nakapag-witness sa ating mga kamag-anak? Di ba masarap po na sasabihin ng mga kamag-anak sa atin, ay born again yan, alam mo dati ganito yan, pero ngayon ganito na siya. Talagang ano, mabuti ang Diyos sa kanila. Di ba masarap pong marinig yon? Na ano, kasi nakikita nila yung ipinapamuhay mo, yung mga salita na naririnig mo sa pulpito, sa Biblia na nababasa mo, sinasabuhay mo sila. Diba? Hindi po uubra na memorize ka lang ng memorize ng verses. Tapos, wala ka nang pakialam. All throughout the week, wala kang pakialam sa kanila. Basta ikaw nag-memorize ka lang, nagbabasa ka lang. Hindi po nakikita si Kristo sa buhay natin dun sa mga pagkakataon na yon. We have to live by example. At ang Panginoon po, ang ating perfect example. Siya po yung ano, di ba kaya nga sinasabi natin, Christ-like. So siya yung ating ultimate na idol. Ba? Hindi yung mga K-pop. Ba? Hindi sila. So ano yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon? Di ba, ang isa sa pinakamagandang example ng humility, ipinakita rin po ng ating Panginoon nung hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga alagad. Very, very humble po ang ating Panginoon doon. Yung mindset niya is servanthood. Pero di ba, sabi nga, yung nagpapakababa, yun ang itinataas. Nakita natin yun sa ating Panginoon. Literal siyang tumaas sa langit. Di ba? Literal siyang talagang ano. Pero nakita natin yung humility sa kanya. Di ba sabi nga ni Pedro, wag po Panginoon, ayoko po. Ayoko pong hugasan niyo yung aking paa. Pero di ba sabi nga ng Panginoon, if you want to lead, you have to be a servant of all. Di ba? Yun po. We meet people in order to disciple them. Pero how are we practicing servant mind or servant leadership? Dapat makita po sa atin yon. Wala pong lugar sa atin yung pagmamalaki. Yung pagmamayabang na leader ako eh, dapat susundin mo ako. Nakita po natin ang Panginoon, He washed the feet of His apostles. So yun po yung maging pamantayan natin sa humility. Wala po yung ating sarili doon. Nakikita natin na ating sarili dahil nagpapakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Yun po yung ating ano, maging example ng ating leadership. And then yung pang-apat po, ito po ay isang magandang katangian ng discipler. He or she relied on the Holy Spirit for empowerment. Without the power of the Holy Spirit, palagay ko lahat po tayo takot mag-share. Dahil ninenerbiyos ako, hindi ako marunong magsalita. Nako, natatakot ako, baka mamaya ako'y bastusin. 'Di ba? Alam niyo po, nakatira po kami sa Binyan. So every day nagbabas po ako from Binyan to nga ba? So, Mendia. Talaga ba nagbabas ka yun? Hindi mo maalala kung saan ka bababa. Di ba? Hanggang Mendia. Alam niyo, there was this time na meron ako na kasabay. Naka-uniform siya ng PNU. Babae po to. College. College yung kanyang uniform. Babae siya siguro mga 16, 17. Mga ganun lang siya nun. Alam niyo, nung kasi sa amin, ito ho yung sakit ng mga bumibiyahe ng provincial buses. So, naiinip po kami pag ang konduktor matagal maningil. Alam niyo po kung bakit? Kasi matutulog na kami at magigising kami pag malapit na yung babaan. Alam niyo po yun, ganun yun. And then, so, ano naman tong konduktor na nasakyan namin, mabilis siya, na,
Bago po kami makalabas ng expressway, nakapaningil na siya. Itong batang to na PNU, katabi ko siya eh. So nasa medyo gitna-gitna kami. All of a sudden, tumayo siya. Tumayo siya. Tapos all of a sudden, nagbuka siya ng Bible. And then sabi niya, pasensya na po kayo, pero pakinggan niyo lang po ako dahil ito po yung laman ng puso ko. And then she started preaching. 17, 16 years old, yung batang yon. Alam niyo, ang ginawa ko talaga, dahil nandun siya, I started praying for her na magtagumpay siya dun sa pag-aano. Kasi, alam nga naman, dumalawa pa ako doon, di ba? So, magpa-ano na kami. So, I started praying for her. Alam niyo, talagang the Holy Spirit speaks. Kasi, meron kasing isang sakay doon na talagang sabi niya, Neng, sabi niya, ano, gusto ko makarinig pa ulit. Sabi niya, eto yung calling card ko, tawagan mo ako anytime. Di ba? Without the power of the Holy Spirit, palagay ko meron ho tayong hesitation. Pero, tignan niyo po. Pagka po yung mga chismosa, na ang tawag natin ngayon ay Marites, Maricon, sayo, maraming ganyan, di ba? Yun hong kanilang mga sinasabi, may dagdag yun. At most of the time, yung dagdag, hindi na totoo yun. So kung halimbawa, ang nahuli lang ay tilapia, pagdating doon, ay nako, pating ang nahuli. Diba? So nanganganak, nanganganak. Yun hong gospel na ipinangaral po sa atin, na tinanggap natin, na ipapangaral natin, may masama po bang dala yun? Wala, diba? Mabuti ang dala nun. Pero bakit hindi po natin ma-share? Marami po tayong avenue ngayon na para mag-share ng salita ng Panginoon. Nandyan ang Facebook, ang social media, nandyan yung kung ano-anong platform. Nagagawa po ba natin? Doon sa mga, ano tawag doon? Sa pag nag, ano ka sa Facebook, My Day. So di ba kung ano-ano yung na-ano natin? Oops, maganda dito sa ano to? Maganda dito sa lugar na to. Click! Oh, this is my day at the moment. Di ba? Pero ba't hindi natin ma-share doon yung ating, yung gospel? Di ba? With the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit, we can do it because He gives us power. Wala pong makakahadlang sa atin sa pag-share ng salita ng Panginoon dahil meron po tayong power of the Holy Spirit. Dahil totoo yung ating ipinapahayag. Hindi po nakakahiya. Nakakahiya po ba nung tinanggap natin ng Panginoon? Diba, it's one of the momentous moment ng buhay natin na talagang ipinagpapasalamat natin sa Panginoon na naligtas tayo. Diba, pero kaano tayo kasigasig na manalangin para mag-empower ang Holy Spirit sa atin to preach the gospel. So kailangan po natin yon, hindi po natin kaya sa ating sarili. We need the Holy Spirit. And when the Holy Spirit empowers us, nothing can stop us from doing the Lord's business of sharing the good news, of discipling others. Kaya nga ang title ko kanina is Disciple Making of a Certain Kind. Kasi di ba, i-level up natin. Kung sa trabaho natin meron tayong mga understudy, dito po lahat tayo, understudy tayo ng ating Panginoong Jesus. At yung nakita natin sa Panginoon, yun yung ginagaya natin through His Word. Isa sa pinakamagandang example po ng empowerment ng Holy Spirit ay yung buhay po ni Apostol Pablo. Nakita natin kung paano siya, mula nun sa siya yung nag-uusig, hanggang sa siya na yung inusig, di ba? Pero di ba, sabi nga, ang manatili hanggang wakas, siya yung maliligtas. At ipinakita po niya yon, di ba? Yung kanyang mga sulat sa Bagong Tipan na pinag-aaralan natin, malaman, meaty when it comes to spiritual things. Pero have we ever read the Bible? Have we ever read all of Paul's epistles sa Bagong Tipan na pwede tayong makakuha, na makakakuha tayo ng mga words na talagang makakapag-encourage sa atin? The goal of discipleship
is for others to follow Jesus. And those others will have to teach others also na makilala din nila ang Panginoon. Diba? Yung discipler magdi-disciple siya at yung disciple niya magdi-disciple din ng iba. Napakasimple po nung grounds ng ating Panginoong Jesus. Yun lang yung kanyang sistema dun sa kanyang mga alagad. Pero diba, bukod dun sa 12, meron siya ilan yung sinend out niya 2x2, 70. Diba? So diba, naipangaral niya hanggang sa hindi lang nanatili yung kaligtasan ng Panginoon sa Israel. Diba? Nagpunta sila sa Asia Minor. Kung nakikita nyo dun sa, may mga Bible tayo na yung Journey of Paul. First Journey of Paul. Second Journey of Paul. Kung saan siya napunta. Diba? Discipleship. Nag-disciple siya. At yung mga dinisciple niya, nag-disciple din. Kailangan na po natin yon. Na tayo mismo ang tumayo at mag-disciple din. Discipleship is not a fad or fashion. Hindi po siya uso lang. So kailangan, meron din akong, ay, si Sister Letty, ano yan, oh, meron siyang ini-study. So kailangan ako rin, hindi pwedeng siya lang. Hindi ho ganun yun. Kaya nga kanina, di ba, ang sabi natin, kailangan he or she must be a man or woman of prayer. So yun yun. Hindi po pwedeng wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. 'Di ba? Totoo 'yon, hindi natin siguro pinapansin na eh mga 'yan. Huwag mong pansinin. Pero 'di ba, at the back of your mind kailangan positive ka. Bakit ba niya ako sinasabihan ng ganon? 'Di ba? Kailangan tinitignan mo na nag-glorify ko ba ang Panginoon pagka sinasabi nitong taong 'to na ganto, ganto, ganto. Kasi ikaw yung tinitignan nung dinidisciple mo. Discipler ka nga eh, di ba? So ikaw yung tinitignan niya. Tignan ho natin yung buhay ni Apostol Pablo. Ilan yung kanyang mga anak sa pananampalataya. Di ba? So eto po yung panghuli, number 6. Tapos na po tayo. At eto ho yung ano, kaya ko ho siya itinagdag. Mentorship. Ay, five. Pang-five. Pang-five pa lang ba? Okay. Ang pang-number five po is, he or she equip others so that they can equip others also. Tinitrain tayo sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Bible, sa pagtuturo ng ating pastor, ng ating mga Sunday school teachers, and then dun sa mga everyday life, mga everyday na pangyayari sa ating buhay, tinuturuan po tayo ng Panginoon na lumago. Kasi magagamit po natin yan sa pag-i-equip natin dun sa ating mga inaaralan. So pag halimbawa yung inaralan natin nagtanong na, Ate B, bakit ganon? Bakit pag sa inyo, hindi kayo nagaganto, nagaganyan? Di ba alam niya na yung isasagot niya, Ate B, bakit kayo, nagpe-pray lang kayo? Tapos hindi kayo ganyan. Meron siya nasasagot, it's because na-experience niya yung power ng Panginoon sa kanya mismo. So pag sinabing, bakit kayo, sa linggo lang kayo nagsasamba? Diba? Bakit hindi kayo sa Webes, sa Lunes, o diba? So anong isasagot ni Ate V? Kasi inuuna namin ng Lord, tignan mo sa kalendaryo, diba? Una linggo. O diba? First day of the week. Diba? So inuuna namin. Nakakasagot ka nun, it's because naranasan mo. Diba? Kinakailangan i-equip natin yung sarili natin by reading the Word of God, by praying to the Lord, di ba? Lahat yun kailangan nating gawin para tayo tumibay. So that, pag meron na po tayong ini-studyhan, meron na tayong inaaralan at meron kang pinaprospect na maging disciple mo, you can stand, di ba? You can disciple that person. Kasi equip ka, alam mong hindi maliligaw yung taong yon. Kasi you are deeply rooted dun sa mga gawa ng Panginoon sa buhay mo.
And then ito na nga po yung number six, mentorship. The Bible teaches us the importance of having mentors in our life. So kung titignan po natin yung mga great men and women of the Bible, marami po dito yung merong mentorship relationship. Mentorship relationship. Kung ano tama yun. Unang-una, ang nakita ko po rito is si Joshua. Sino po ang nanay ni Joshua? Si Mama Selbs. Hindi. So si Joshua, sino ang mentor ni Joshua? Si Moses. A great man of God. Natuto si Joshua. Kaya nga, di ba, si Joshua yung nagsabi na ano, araw tumigil ka nung nakikipaglaban siya. Saan niya nakita yon? Kay Moses, kasi di ba pinatigil ng Panginoon through Moses yung dagat na pula. So nakita ni Josue na kung ano ang magagawa ng Diyos. Nakita niya kasi yung leader niya, yung mentor niya. Nung nag-pray sa Panginoon, di ba hinate ang dagat na pula. Kaya siya, yung faith niya sa Panginoon is tumatag. Kaya nung siya nakikipagdigma at aabutin na ng gabi at matatalo sila, alam niya, dahil madilim, labo siguro mata niya. Anong sinabi niya? Lord, wag mong pababain yung araw. Kaya di ba sinabi niya, araw, wag kang bumaba. Tumigil ka pala, di ba? Yung ganun. Nakaya niya. Kasi meron siyang mentor na tinitignan. And then, sino pa po yung isa? Si Elisha. Si Eliseo sa Tagalog. Sino po yung kanyang mentor? Si Elijah. Elijah never tasted death. Diba? Kinuha siya ng chariots of fire ng Panginoon. Pero diba, ano yung hiningi ni Elisha sa kanya? Sabi niya, give me a double portion nung pananampalatayang meron ka. Diba? At nakita natin yon dun sa buhay ni Elisha, diba, nung kinukubkub na sila nung kanilang kaaway. So from all directions, meron na sila mga kaaway. Tapos yung kanyang servant, si Gehazi, sabi niya, Panginoon, diba, Lord, tignan mo, ang dami na nating kaaway, nandyan na sila. Anong sabi niya? Sabi niya, Lord, buksan mo yung spiritual eyes nitong aking katulong ko nito. And then, nung binuksan ng Panginoon, ano nakita ni Gehazi? Diba, yung chariots of fire ng heaven, yung armies of heaven, nakapaligid sa kanila. So, eto yung mga men and women ng pananampalataya. Si Paul na lang sa Bagong Tipan. Diba? Sino yung kanyang anak sa pananampalataya? Diba si Timothy? Diba sabi nga niyang ganun, yung mga narinig mo sa akin, ibahagi mo dun sa mga faithful. Diba? Kasi nakita mo ako na ganito. So kailangan ibahagi mo siya. Pagka po walang guidance, the people perish. Diba sabi dun sa Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls. But in an abundance of counselors, there is safety. So kailangan po nating mag-mentor. Kailangan na po natin yon. Sino po dito sa atin ang Kristiyano na for at least 3 years? Taas po natin kamay natin. At least 3 years. So at least 10 years. Madami na, di ba? As we are discipling others, we can find a mentor who can also teach us. Hindi po dahil 20 anyos na tayong Kristiyano, alam na po nating lahat. Hindi po. So we still have to find someone to mentor us. Hindi po tayo tumitigil. Kasi every day by day, marami pong pagkakataon na pag binasa nyo ang Biblia, they are new every morning, yung mga mensahe sa atin ng Panginoon. So kailangan natin ng mentor. Alam nyo po, isa sa natutuwa po ako sa buhay ugnayan, napipilitan po akong mag-search. Napipilitan po si teacher at lahat po kami nagsisearch kasi
yung mga tanong ni Tito Charlie, hindi ko po alam saan niya hinuhugot. At talagang pag binabasa mo naman yung Biblia, halos hindi mo pinapansin yung kanyang mga tanong. Yung talagang babasahin mo lang siya. Pero pag si Brother Charlie po ang nagbasa, meron po siya talagang nakikita na, bakit nga ba? At ikaw din po mag-iisip, oo nga, bakit nga ba? Ilang beses ko na nabasa to, pero bakit nga ba? Di ba noon lang? So, hindi ko po alam kung ano, kung paano yun, pero di ba, we mentor each other. So, may alam ka na hindi ko alam, may alam ako na hindi mo alam, let's share it to others so that we can all be benefited from that. Ilan po dito sa atin ang naturuan? Ang naaralan ni Pastor Papa. I'm sure ready na po tayo. Ilang taon nag-preach si Pastor. Ilang taon po tayo nag-Sunday school. Yung pong tanong ni Tito Charlie, minsan dun sa Revelations, alam ko natakil po ni Pastor yun eh. Kaya ho talagang tinignan ko yung mga notes ko noon. At kaya ako po nasagot yun. Marami na po sa atin ang naturuan. At kung titignan niyo po, hindi po nagsayang ng panahon si Pastor para lang po tayo maging mentor ng iba. Marami sa atin tumitingin sa kanya as our mentor. As our pastor, as our mentor. It's about time na tayo po ang mag-mentor sa iba as we are mentored by the great man of God. Siguro po sa tingin natin, Lord, bigla yung pagkawala. Pero di ba, nakikita ng Lord, ready na po tayo. The harvest is ripe. Pero kulang po yung manggagawa. Tayo po yun. Are we doing the job that God wants us to do? Sabi po natin kanina dun sa mga verses natin, go and make disciples. Are we doing that sa buhay natin? Or pabayaan na natin yan sa mga pastor? Pabayaan na natin yan sa mga leaders? Mga kapatid, bawat isa sa atin tinawag po tayo para maging discipler din ng mga bagong mananampalataya. Huwag hong makita sa atin na nagpapabaya tayo dun sa Great Commission ng Panginoon. Marami po na tinawag para magpastor, pero meron din pong tinawag para mag-share. Lahat po tayo yon. We are saved to serve others. Na maging discipler din tayo. So ano yung ginagawa natin? Huwag po tayong makontento na nakaupo lang po tayo dyan at bahala na sila. Bahala na yung mga leaders natin. Bawat isa sa atin is being commanded by the Lord na go and make disciples of all nations. Hindi po isa lang. Hindi po iilan lang ang tinawag. Lahat po tayo. At yung mga aral na senior sa atin ni Pastor Papa before,
balikan nyo po yung mga notes nyo kung nag-notes kayo doon at makikita nyo, you are more than ready. Sabi ko nga, nung kami nasa Tagaytay at yung nagpa-planning. So sabi ko nga, kung buhay si pastor, wala akong problema kasi di ba makikinig lang ako sa kanya, di ba? So okay lang ako. Pero di ba, bawat isa sa atin, inihanda na po ni Pastor Papa. Inihanda ng Panginoon through Pastor Papa. So wag ho kayong aangal na, Sister Rian, hindi ako marunong magsalita. Chismis nga, nakakapag-chismis ka every now and then. Gospel pa. Diba? Siyasatin po natin yung ating mga sarili sa harapan ng Panginoon. Are we committing the great omission? Hindi great commission ang ginagawa natin. We are equipped to equip others. Are we doing the equipping? Ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung saan ka nakatayo sa harapan niya sa oras na to. So naanyahan ko po ang lahat na tignan yung ating sarili sa harapan ng Diyos. Tayo po ang wordless book na binabasa ng mundo every day. Nakikita po ba sa atin si Kristo? Sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, sa ating pakikisama, nakikita po ba na isa kang tagasunod ni Kristo? May kasama ka't wala? Nakikilala ka ba bilang tagasunod ni Kristo? Nawa matagpuan tayo ng Panginoon na nandoon sa gitna ng kanyang kalooban, ginagawa yung kanyang inuutos sa atin. So tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Panginoon, sa umagang to, naririto po yung bawat isa sa amin. Nakikita mo po yung spiritual na katatayuan namin sa harap mo. At hinihiling po namin, Panginoon, na Ikaw ang magpalakas sa amin dun sa time na nangihina kami, na nahihiya kami na mag, for whatever reason, na mangaral ng iyong salita. Ikaw ang magbigay ng lakas ng loob sa amin. Ikaw ang siyang kumilos sa buhay namin, Panginoon. Makita ka ng mga tao na ikaw ang siyang Diyos na buhay, na aming pinapanampalatayanan, na ikaw yung Diyos na kumikilos. At nawa, Panginoon, ma-encourage sila na makita nila, na isaliksikin ka rin nila, Panginoon. Help us, Panginoon. Turuan mo, tulungan mo yung bawat isa sa amin na makapag-disciple din para sa iyo, to bring glory to your name, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.